So today's topic is what to do if bigla na lang yung plant mo na notice mo na nag-shrivel yung stem like this, no? Biglang lumambot siya. Ayan. Sobrang sudden. Actually, feeling ko, ayan, hindi ko siya tinanggal kagabi kasi I wanted to show you. But ito siya. Established na to eh. So you can see it. Established ang kanyang root system. But yun nga, it happens. Ang dami niyang ugat. Pero, let's see kung anong possible reason. Kung bakit siya nag-rot. Feeling ko fungal to. Kasi okay ang kanyang root system. Buhay yung roots niya. May part na okay pa na stem. Ito, this one. May mga new roots pa nag-grow. Ba't namatay siya? Anyways, what to do kapag na-experience niyo yung ganyan? Ganyang scenario. So, what you do is, what I did was, I cut the stem up to the part na healthy. May na-healthy na yung gitna. Meaning, yung center niya, green na green and hindi soft. So, parang cuttings na siya ulit. So, I decided to cut everything out. Even na meron itong isang stem na okay. Kasi, isa lang yung root ball na sinishare. So, meaning, baka pwede siyang mahawa kung hindi ko pa siya tatanggalin. So, this is a Sedevaria pudgy. So, decided to cut it out and leave. Ito na lang natira sa good stem niya. Ayan. So, this one, I will air dry for 4 to 5 days. And then, repot it after 5 days. Ayan. And then, again, yun. Katulad nung sinabi ko before, kapag... And then, yung newly potted natin na steps and techniques, I'll follow na lang. So, parang new plant na siya ulit. Ito, I will disregard. The soil, pwede pa bang gamitin? Ako po, pag ganito kaliit, hindi ko na ginagamit kasi hindi ko alam yung cause of death niya. So, if I reuse this, baka maulit-ulit dito sa cutting na ginawa ko. So, para maiwasan po yun, tapo na lang. Tapo na lang siya. Kasi I don't wanna treat it anymore with a lot of chemicals. Kasi yun nga po, as much as possible, we want to avoid reusing or poisoning our soil too much. Kasi hindi rin healthy dun sa plant. So after 5 days, I'll just replant this, put this on a shaded area. Well, not shaded, in a bright area. Avoiding the direct sun like this, no? Avoiding direct sun like this. And then water again after 5 days to 1 week after being potted. So total of parang 10 to 12 days bago ko siya tubigan. And then again 10 ml around the brim of the pot, ganun. Para magkaroon siya ng roots. Although this one I saw, ayan, there's a small one here na meron na siyang nag-root na siya, no. So malamang ito yung unang nag-rot na stem. And then, hindi ko lang napansin. Kaya, nag-form na siya ng root dun sa top part na yun ng stem. So, there. Thank you very much. And hope to see you again soon. Bye! I get so caught up in the middle, thinking of drowning.